Bagong taon, bagong tsansa para kumita. Pwedeng inspirasyon ng ilang pamilya sa Batangas na produkto mula sa dagat ang pinakikinabangan. O kaya ang estudyante sa Ilocos Norte na naisip pagkakitaan ang isang gulay na hindi madalas pinapansin. Ang mga kwentong kabuhayan tinutukan ni Jonathan Andal. Kahit inaayawan ng ilan, patok pa rin ang saluyot sa mga lutong Ilocano. Ang gulay na pansahog, binigyan ng bagong bihis, breading ng isang estudyante. Si mama po kasi noon, saluyot na naman ulam natin. Ganun. So the idea nagpop sa akin noon. Then yun, bigla na lang, pwede pala to, very Ilocano. Ang kanyang apartment, mistulang factory ng saluyot chips. Simple man ang mga sangkap, inabot daw ng ilang buwan bago ma-perfect ang recipe nito. Tuloy-tuloy ka lang, and gusto mo yung ginagawa mo. Meron pong magbabago. Kung gaano kadali tumubo ang saluyot, ganun din daw kabilis tumubo sa kanyang negosyo. Nakabebenta siya ng 400 packs kada buwan ang kanyang mga reseller, kapwa niya estudyante. Bagoong ang naging kabuhayan ng isang pamilya sa Batangas City sa loob ng ilang henerasyon. Mula sa mayamang dagat ng lungsod, hinuhuli ang mga isdang dulong, dulis at tamak. Pinatutuyo bago timplahan. Matapos ang ilang araw sa tapayan, ang ibinurong sangkap na may halong sikap, pwede nang lantakan. Malaki pong tulong ito dahil ako po isang single mom. Malaki pong naiturong nito para po sa aking anak. Sarap po siyang kaulam ng kanin, lalo na po kung may talong na nilabon. Sigurado po naman ito'y pag dito'y malinis ang bagoong. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.